Nasaan na si Cassandra? Ay, si Elena. Ay, wala na. Umalis na yan. Ay, dugay na nga siyang waay. Nagapakita diri. Ay, bakit niyo hinahanap? May nangyari ba kay Elena? Wala ho. Dati lang ho kaming magkaibigan. Ano po? Ay, ate, ano ang pangalan ninyo? Esther! Eh, magkaano-ano ho kayo ni Elena? Ah, ako ang tita ni Elena. Pero ako na lang nandito. Wala na siya. Malis na. Eh, sino ho yung totoong Cassandra? Bakit hindi ka makasagot? Anong kinalaman mo kay Mayor Violeta? Sino ka naman para pakialaman ang buhay ko? At sino ka para pakialaman at sirain ang buhay ng anak ko? Ah, ikaw pala ang ina. Alam mo na ba kung anong kahihiyan ang ginawa ng anak mo sa bahay na to? Oo. At alam ko rin ang kalokohan at mga pangaaping ginagawa mo sa anak ko. Hindi kita papatulan dahil naaalala kong nanay ko sa'yo. After all, parehas lang yung ginamit ng tatay ko. Makakalis ka na. Wala akong panahon sa'yo. Anong binabalak mo sa anak ko? At kinakailangan mong makikipagkuntsaba kung kani-kanino? Cassandra? Virgie? Anong nalalaman niyo sa babaeng yan? Lola, pasok na tayo. Anong dapat malaman ko tungkol sa babaeng to? Bakit hindi niyo tingnan kung ano talaga ang kulay ng babaeng yan at ang malaman ninyo? Hindi pa tayo tapos, babae ka. Babalikan kita. At sa pagbabalik ko, sisiguraduhin kong alam ko na lahat ng baho mo at ilalabas ko lahat sa pagmumukha mo. So tell me, attorney, anong plano ninyo ni mami? Mr. Attorney! Baby boy, what is happening here? Why don't you ask Maningning's attorney kung totoo nga ba na siya yung abogado ni Maningning? Mrs. Perey, mukhang ayaw na ako makita ng anak niyo. Baby boy, I asked Mr. Attorney to come here para makibalita ako sa kaso. You should do the same. Alamang ko tungkol sa inyo ang dalawa. It's my baby boy. Cassandra, yun yung mas nakababatang kapatid ni Elena. Magkapatid sila sa ina. Ah, eh nasa na yung totoong Cassandra? Eh, wala na. Lumayas na noon pa. Papaano binubugaw nung nanay niya? Oh, huh? Binibenta yung sariling anak para lang ipangtustos sa bisyo niya. Esther, no? Eh, meron ho ba kayong litrato ni Cassandra para makita lang namin? A picture? Apo. Ay, maaala na ako yung picture. Halika, halika, kamo. Sunod ka mo. Halika, bili. Upo-upo lang kayo. Dali, picture. Ano pamangkin ko? Ah, ay ito. Ito na lang ang natitirang picture sa akin, ang pamangkin ko. Ito ho si Cassandra. Yan, oo. Yung picture na nasa iyo, yan si Elena. Ito si Cassandra. Ah. Namumukaan mo? Diba? Ako, Eric, kailangan natin sabihin ka agad kay inay. Virgie! Pari! Tuloy ka! Ano ang balita sa'yo? Eh, ang sabi sa akin, lagi ka daw nagpapaproxy ah. Ayaw mo naman maging kabo? Ay, marami kasi akong inaasikaso itong mga nakarang araw eh. So, Maningning ba inaasikaso mo? Virgie, huwag ka na magkaila sa akin. Eh,
Hindi mo na itatanong ako nagtakas kay Maningning. Ganun ba? Salamat. Oh. Bakit parang wala ka sa kondisyon maging ina ngayon? Hindi mo lang ba itatanong kung nasaan siya? Hindi ka man lang ba mag-aalala? Oh, baka naman nag-uusap kayo. Na totoong tinutulungan mo kami? Oh, di hindi ako dapat na mag-alala. Hindi mo naman nahahayaang may masamang mangyari sa anak ko, hindi ba? Oo, oh, siyempre. Kaibigan kita. Nasaan si Maningning? Bakit hindi kayo magkasama? Alam mo ba kung nasaan siya? Bakit siya nawala sa'yo? Bakit hindi mo sagutin yung sarili mong tanong? Alam mo ba kung bakit tumaka sa akin si Maningning? Kayong magkasama, hindi ba? Hindi ba kumilos ka nang hindi ko nalalaman? Hindi mo nirespeto ang pagiging ina ko? Huwag mong ibabalik sa akin ang tanong ko. Dahil wala naman akong kinalaman sa mga pinlalo mo eh. Pasensya. Kinuha ko lang naman kung anong nararapat para kay Maningning ng panahon na yun. Ngayon, kung may balita ka kung nasan siya, sabihin mo agad sa akin ha? Para may balik siya sa'yo. Rosie, nakilala ba yung Cassandra nakatira dito? Cassandra? Wala akong kilala na Cassandra na taga rito, pero bakit ba? Pinapakain mo sa aming pamilya niya. Eh, nag-lesong sa kanila at dito doon nagpunta. Meron kaya kayong letrato niya? Yun nga akong problema. Wala ako sa barko, yung sarandal ako. Eh, galing pa ako ng Iloilo. Mahirap niyang hinahanap mo. Pero sige, tutulungan kita. Maliit lang naman tong bayan namin at kung talagang dito napunta yung Cassandra na sinasabi mo, eh, tiyak meron siyang kakalala dito. Mga pala si SP1 Arellano, hanapin mo na ako dito. Salamat po, Basi. Sige. Yeah. Ma'am Elena! Nakita mo na ang utod ko? Inibot ko na ang bilog na Batangas. Pero wakay ko din bakit ang si Cassandra. Basta ara siya da. Pangitaagid siya. Kag hindi, kagit magbalik. Kundi mo siya makitan. Opo, Ma'am Elena. Tao po! Aling Virgie! Chita dito. Maningning! Abagat! Sandy! Mayumi! Ay! Wala na pala yun. Ay! Sandy, nandiyan ka pala. Mas kubuti na lang. Nandiyan ka. Uy! Sandy! Kwentohan mo naman ako tungkol kay Maningning. Oh. Kumusta na siya? Halika na. Wala na akong may sagot-sagot sa mga polling questions nila. Diyos ko. Kinakansyawan nga ako. Lausa daw ako. Wala akong mga latest chika. Oh. Anong i-emote-emote mo dyan? Oh, may nangyari ba kay Maningning? Hindi. Oh. Siya bagat kasi. Oh, ano naman to siya bagat? Katext niya yung estudyante niyang maganda. Maganda? Ay, naku, ito yung siya bagat. Nang bababae na naman. Sabi niya hindi daw, pero... Chita, ano sa tingin mo? Nang bababae ba siya? Anong problema, Sandy? Hindi ka pa ba nasanay? Chita, ano nga sa tingin mo? Kung ako ang tatanungin mo, oo. Oy, ano naman? Ay, nako, Sandy. Yang mga lalaki yan. Kahit anong gawin mo, kahit ibitin mo pa ng katiwarik yan, hindi aamin yan. Kung na talaga alam anong gagawin ko. Anong gagawin ko, Chita? Kung ako sa'yo, hulihin mo sa akto. At sasamahan pa kita. Hahahaha!
Hello, Inay? Hello? Anak, kumusta ka na? Mabuti naman ho kami dito, Nay. Nanggaling ho kami dun sa bahay na kinalakihan ni Cassandra. Inay Elena ho ang totoo niyang pangalan at hindi Cassandra. Ang tunay na Cassandra ay yung nakakabatang kapatid niya. Inay, bakit kailangan niyang itago ang totoo niyang pangalan at ang nakaraan niya? Dahil may masama silang binabalak sa'yo, anak. Anak, hindi basta-basta ang binangga mo. May ugnayan si Cassandra at si Mayor Violeta. Inay, di ba humayaman si Mayor? Inay, pag nakita niyo yung bahay nila Cassandra, parang mas mahirap pa sila sa atin eh. Basta't sundin mo ang sinasabi ko sa'yo. Mag-iingat ka. Malakas ang kutob ko na magkasabot si Mayor at si Cassandra. Sige, Hunay. Aalamin ho namin ni Eric. Sige. Oh, ano ba kayo? Titigas nyo, ha? Kaya nyo ba ako sa inuman? Uy! Bayan! Shot ka muna! Ano problema mo? Sandy, eh. Pare, nawawala na nga si ating Ningning eh. Sumasabay pa siya. Ay, hindi naman si Sandy problema eh. Ikaw, tropa ka ba? Ba't mo naman kinakampaign yung shota ako? Kasi, sino ba kasi ang lasengo? Sino ang chick boy? Eh di ikaw din. Pare, nagtatrabaho ako. Kumakita ng pera para sa kanya sa magiging baby namin. Tapos tamang hinala pa siya. Eh sino ba kasing inuonsay mo, ha? Kakabit yung pangalan mo, problema eh. Tsutsutor ako ngayon. Problema eh, estudyante ko, super ganda na, super sweet pa. Pare, hindi ko naman pinapatulan eh, nagsiselos pa si Sandy. Good boy na nga ako eh. Naku, alam mo yung sitwasyon mo, panalo yan eh. Panalo! Magagalit din si Sandy, di ba? Eh di patusin mo na! Ganun din naman sa huli. Addict ka, no? Addict ka rin mag-isipin eh. Alam mo, uminom ka na lang dahil wala kang maitutulong sa akin. Payong kaibigan lang eh. Addict! What's wrong? Hindi pa nakikita si Maningning. Pinuntahan ako ng nanay niya sa bahay. Marami siyang nanalaman tungkol sa akin. That's what's wrong, Victor. Cassandra, pwede ba? Huwag kang mag-nervous breakdown ngayon. Lalo tayong mabibisto eh. Relax! Relax? Sabihin mo nga sa akin paano ako magre-relax, ha? Palibasa ako sa lahat ng duda ni Maningning na sa akin at wala sa'yo. Cassandra, we're both risking getting caught here. Alam mo, kapag nahuli ka, mahuhuli din ako. So please compose yourself dahil ayokong maging ikaw ang dahilan ng pagkasira nating dalawa. Okay, okay. Susubukan ko, pero sabihin mo nga sa akin ano dapat natin gawin kasi nagpapanik attack ako eh. Maghintay. Wala tayong ibang dapat gawin kung hindi maghintay hanggang mahuli si Maningning. Okay? Then, I'll take it from there. Nadali natin to sa korte. Kung saan sinisiguro ko pagkatalo ni Maningning. Mapapatahimik ba natin si Maningning at nanay niya sa paghihinala nila sa akin? Ayokong bumaligtad to sa akin. Cassandra, in my years of practicing law, walang nararating ang pagdududa at paghihinala kung walang konkretong ebidensya. You don't have to worry about anything. Dahil wala silang mahalungkat sa totoong pagkatao. Unless hindi mo sinasabi sa akin ang lahat ng tungkol sa'yo. You're right, Victor. Wala akong dapat alalahanin. Relax. As long as I'm on your side, walang mangyayari sa'yo. Maaari bang lumayo ka sa buhay ko at sa pamilya ko? Nakahawa ko sa karma mo at sa mga kahayupan mo. Virgie, sandali. Alam ko kung anong kailangan mo kay Cassandra. Nandito ko para tulungan ka.
Hindi mo na kailangang paraanin kung kani-kanino ang tungkol kay Cassandra. Handa akong sabihin sa'yo lahat ng nalalaman ko. Ang ina ni Cassandra. Binabay mo rin ba siya? Minahal niya ako. Pero pinaglaruan ko lang ang pamumahal niya. Ginamit ko siya. Hindi ko alam na nagkaanak pala kami. Nasa na siya? Patay na siya. Mas masakit pala ang sinapit ng babaeng yun ano kaysa sa akin. Sigmund, hindi kaya pinagbabayaran mo, ako at ng pamilya ko, ang mga kahayupang ginawa mo ng araw? Isa lang naman ang gusto ko mangyari. Pinaituwid lahat ng pagkakamali ko. At ginagawa ko yon sa pagtulong ko sa'yo. Kung gusto mong makatulong, sagutin mo ang tanong ko. Anong kinalaman ni Cassandra kay Mayor Violeta? Nagulat ka? Bakit hindi mo alam? Hindi mo alam na magkakilala si Cassandra at si Mayor Violeta? Pasok! Pasok kayo! Pasensya na kayo, nagugas ako ng plato. Pasensya na mat, na-istorbo namin kayo, Aling Esther, ha? Ay, walang ano man yan. Ay, may kailangan ba kamo? Eh, may mga itatanong po sana kami tungkol kay Elena. Ano man? Magkakilala ho ba si Elena at si Mayor Violeta Villar? Mayor ng Batangas? Opo, yun yun. Kapatid ko siya. Kaya hiniili na.